eto na nga. May magandang katanungan tayo na gusto malaman ng iba sa atin talaga. Sir, kung hindi po kayo pulis, ano pa ba ang gusto nyo maging nung bata kayo? Kung hindi ako naging pulis? Opo, ano po ba ang gusto nyo kayo? Pa? Baka... boksingero ako siguro. Boksingero! Ba't sino po ba idol nyo dati? Nung panahon ng... Muhammad. Sa boxing, Muhammad Ali, Tyson... Plus Elordi. Flash Elorte, kaya lang yung pangarap niya hindi natuloy na Flash Elorte. Oo. Buti na lang hindi ako naging anak ni Sir, no? Bakit? Kundi hindi ba yung sigat ang pangalan ko ngayon? Anong pangalan mo? Baklang Bato. Nakakato talagang change has come in the Philippines. Kasi dati-dati, di ba? Yung mga pusher at saka mga adik naghahanap ng bato. Uh-huh. Pero ngayon, hinahanap na sila ni bato. Nag-evolve na. Kaya kayo yung party-arte. Isumban nyo na lang yan. Di ba, sir? Pero maraming salamat sa isang napakalaking pagbabagong ginagawa niyo sa kapaligiran namin sa bansang ito para sa amin, para sa mga batang Pilipino. Maraming salamat po. Ano bang sagot ko diyan dapat? Gutom ho kayo? Hindi. Kakakain ko lang. Eh, ako po'y natutuwa at yung ginagawa po namin sa kapulisan ngayon na anti-drug campaign ay na-appreciate ninyo. Yeah, na-appreciate ng mga taong bayan. At yan po ay lalo po naming paigtingan yung aming kampanya. You expect po na maraming susurrender, maraming mahuhuli, at baka maraming mamamatay. Talaga paigdingan namin yung aming kampanya. Noong nakaraan nga, sa pinapapunta nila ako, may event. Ayokong pumunta. Bakit? Baka akala nila sumusuko ako. Kasi nagpa-perform ka naman. Baka akala nila kaya ako napunta dyan, sumusuko ako. Hindi naman. Kasi adik ako eh. Saan? Sa pag-ibig. Sabi mo ngayong pusong bato ka na! Ay, hindi kaya. Malambot kaya ang puso ko. Nagmamahal ako ngayon. Mamon. Pusong mamon. Parang si Sir T. Gasin, pero pusong mamon yan. Mapagmahal sa pamilya, lalo na sa asawa. Asawa! Yung nakita magka-holding hands habang tulog. Takot na takot ako sa asawa ko. Hindi. Takot na siya sa multo, sa asawa niyo po, tsaka sa Panginoon, di ba? Doon lang po kinakatakutan ninyo. Yung tatlo lang. Pero mas takot ako sa misis ko talaga. Mas takot. Pero kayo po ba, may pagkakasa busy na sa dami ng ginagawa nyo, may pagkakataon pa ho ba kayong manood ng telebisyon o manood ng sine o walang-wala na talaga? Sa totoo lang, since nag-assume ako as Chief PNP noong July 1, hanggang ngayon, wala na talaga. Kahit na, yung time na pwede kong gawin for other things, itulog ko na lang. Tulog ko na lang. Totoo, pahinga na lang. Ano po yung huling pili ko lang na panood nyo? Despicable Me na panood. Hindi na mapapanood Despicable Me! Maganda yun, nakaka-good vibes kaya yun. Tawang-tawa kaya ang mga bata doon. Bakit hindi na sinasabi? Bakit? Wala po. Bakit daw? Maganda po yun, sir. Nag-rahon. Ito ka lang. Hindi close kaya kami. Ang bango ni sir, ang bango ng kilikilis. Oo, bawi ka lang. Amoy roll on ba? Hoy, sir, niloko kayo. Yung kilikili nga, close nga kami. Bakit ginagawa niya pabango yun? Ano sir, babango ka? Amoy, ano pong amoy ka? Hello, amoy, sir. Amoy... Babay tabayo na! Babae. Amoy babae! Oh, babae kabayo, bakit? Natatandaan mo, kung napanood mo yung nag-guest si Vice President Duterte dun sa GGV, sabi ano sabi? Sabihin ko lang daw sa kanya kung sinong nang luloko sa akin at nananakot. Ay, lagot sige, sasama ako. Sino nang luloko sa iyo? Balikan natin. President Duterte, may nanloko po sa akin. Sino yan? Niloko ko nun eh. Sino? Sino? Sabi ni President Duterte, sabihin ko lang daw kay General Bato eh. Niloko po ako nun, sir. Sino ba yun? Binilog nun ang ulo ko. Kayo po ba? Naranasan nyo na yun? Yung binilog ang ulo nyo? Oh, sir, alayin ako kayo, sir. Hindi po! Sa pag-ibig! Dati nang bilog ang ulo ko! At hindi. Maganda po. Easy. So, marami easy. Rin. Hindi, easy lang naman eh. Pero si Sir Tim, ang linis-linis ng itsura. Ano pong shampoo nyo? Ay, sir, ayoko kayo! Hindi, kasi syempre, di ba kahit ganyan, nagsya-shampoo pa din yan eh. Kasi yung scalp is part of the skin. Dapat you take care of your scalp. Tama po? Yung shampoo, hindi yan para sa hair, kundi para sa scalp. So, nagsya-shampoo pa rin ako. Oh, tamo. Sabi sa'yo eh, ganyan. Malinis sa katawan si General Bato.
tanungin yung misis ko. Kasi siya palagi nag-inspeksyon. Ini-inspeksyon ng misis nyo yung ulo nyo. Lahat ng kanto. Takot talaga si, ano, si sir sa misis niya. I love niya. At least behave pagdating sa misis. Diyan naman talaga dapat. Matakot ka, huwag ka nang matakot sa lahat, pero dapat may takot ka sa misis at sa Diyos mo. Yan si General Bato. Kasi pag kalaban mo yung misis mo, ano pa? Nagtatrabaho ka para maka-build up ng magandang pamilya. Tama po. Eh ngayon, nagtatrabaho ka, niloloko mo yung misis mo, magigiba rin yung pamilya mo. So ano, pang pinaghirapan mo, wala na. Diba? Sa takot po kayo sa misis. Saan po kayo mas takot? Sa misis niyo kay President Duterte? Mabuti kay President Duterte at pag nagkamali ako, makapagpaliwanag ako sa kanya. Aha, kay misis ko eh. Case closed ka agad yan. Wala explanation. Wala explanation. Ang cute.